Judges chapter 6 verse 11 to verse 12. Judges chapter 6 verse 11 to 12. The angel of the Lord came and sat down under the oak in Ophrah that belonged to Joash the Abishrite. When his son Gideon was threshing wheat in a winepress to keep it from the Midianites, when the angel of the Lord appeared to Gideon, he said, "The Lord is with you, mighty warrior." Sabi doon, "The Lord is with you, mighty warrior." Ang ating pag-usapan ngayon is about identity. Sabay-sabay nga natin sabihin, identity. Amen. Tayo pong lahat ay makakaupo sa presensya ng ating Panginoon. Amen. Kami po ay nagpapaumanhin. Medyo humaba ang ating programa ngayon sapagkat hinihintay rin nila ang aming pagdating. Kami po ay all the way from Nueva Ecija, Aliaga, ang ating pong church doon. Ngayon ang first Sunday service natin doon. At nakakatuwa sapagkat grabe yung pagkilos ng Diyos doon sa ating gawain doon. At hindi ko kami nakatanggi sapagkat yung mga bumisita doon ay nag-aya na kami ay pakainin ng masarap na lunch sa isang Japanese restaurant na mayroong tawag dito, sashimi, may ano pa ba yun? Sushi, mayroong yung boy bilog, mami, yung gusto mo, mami, yung bilog? Ha? Takoyaki, mayroong noodles, takot sarap. Iniingit lang namin kayo. Pero salamat sapagkat the Lord is just really moving tulad nung naging patotoo ng ating Sister Camila kasi all the way coming here, nakikinig po kami ng inyong gawain, narinig namin yung naging testimony ni Sister Camila na naalala niya noong tayo nagsisimula pa lamang ay parang suntok sa ban kung tayo ba'y magkakaroon ng maraming mga churches at kung paano lalago ang simbahang ito. Pero kapag ka talagang ikaw sinamahan ng Diyos at tinulungan ng Panginoon, walang imposible kay Lord. Amen. Gusto ko lang din po ipatotoo sa inyo regarding with this identity, naalala ko po nung ako ay bata pa, ako ay may ibang pangalan. Okay? Maaaring ngayon lang ito marinig. Yan, ako po nung ako ay graduate ng high school. Yan po yun. Elementary. Di pala ako graduate ng high school, sorry. Di po ako graduate ng high school, pero tumalun ako ng college. So, nung ako ay elementary pa lamang, may tawag po sa akin na mga pinsan ko na binigyan ako ng bagong pangalan. Ang tawag po sa akin, hanggang ngayon pag nakikita ko ng mga pinsan ko, ang tawag sa akin ay Tandang Iro. Okay? Tandang Iro. Alam niyo bakit daw Tandang Iro? Kasi ang kwento nila, nung ako daw ay bata pa, nakadungaw ko sa bintana ng aming bahay, at may mga dumadaang mga tao at nagbibigay galang daw sa akin habang nasa bintana ako para daw ako isang matandang iro. Kaya Tandang Iro ang tawag sa akin. Hindi ko makakalimutan, nung ako ay lumalaki at nag-aral na ako ng high school, dahil ako po'y isang payatot. Payat ko talaga noon eh. Ang tawag sa akin naman sa eskwelahan, hindi na nila alam yung Tandang Iro eh. Ang naging tawag naman nila sa akin ay Blentot Payatot. Ayan, hindi, kalis na po ako yung that time. Lagi akong payat lagi. Lagi yung tuso sa akin, Blentot Payatot, Blentot Payatot. Yun ang tawag sa akin nung ako'y inaasan nung bata ako. Ginawa ko, nag-gym ako. Akala ko, lalaki agad yung katawan ko. Hindi rin pala agad lumaki. Binanguli, ang lumaki sa akin, yung chan ko eh. So, nung ako ay, kasi may ganun akong idea, bata pa lang ako, Tandang Iro. Nung ako ay mag-high school, Blentot Payatot. Kaya nung mag-college ako, bagong campus, bagong lugar. Sabi ko, magsisimula ako rito ng bagong identity. Meron bang ganyan sa inyo, yung papasok ka sa bagong campus nyo, bagong lugar, isip mo maglalagay ako rito ng bagong identity ko. Kaya nung ako po ay mag-college, isip ko papalitan ko yung pangalan ko, ayokong... Kasi pagka-blend po, laging it's either ipapaliwanag ko o uulitin ko yung pangalan ko. Kasi it's either Glenn, ano, what's your name? Blend po, blend? Glenn? Hindi lagi nila mag-gets. Lagi ko sabihin, B-L-E-N-N. Sabi ko, pag college ako, ibahin ko yung pangalan ko. Kaya nung pumasok ko ako, sa isip ko,
iba na ang pangalan ko. Naalala ko sinong ako ay nasa youth ministry, bilang kasama sa mga youth, meron kaming pinuntahang isang simbahan na meron isang lalaki doon, very glowy yung kanyang character, very, lagi namin siya tinitignan, ang pangalan niya ay Red. Red. R-E-D. Kaya sabi ko, ba, mukhang yung pangalang Red ah. Pero iibahin ko kasi favorite color ko yung blue. Kaya nung college ako, nagpakilala ko as blue. Totoo yan, honest. Ay, alam din ni mami yan. No? Ang tawag sa akin, so pagpasok ko, so what's your name? Blue. Diba? Ang galing, diba? Kasi naalala ko, bata pa lang pala ako, kasi meron na akong identity crisis. Tawag sa akin, tandang iro. Nung lumalaki ako, blentot payatot. O blend 45, dami mga, maaaring ganun din sa inyo, iba-ibang mga tawag sa inyo, tama? Kaya nung ako'y mag-college, sabi ko, blue, pangalan ko. So nakilala ako sa campus, hindi po blend. Sa campus namin, ang tawag sa akin, nung ako'y college, ay blue. Pumasok ako bilang isang part ng theater arts ng school. Kaya habang nagchat-chatro ako, ang tawag ko sa akin doon ay hindi blend, blue. No? Ilang beses ako nag-play sa mga ka-classmate ko. Eh, tatlong kurso yung kinuha ko sa campus eh. So, sa bawat course na kinukuha ko, lagi ang pangalan ko tawag sa akin ay blue. Pero dumating yung time, sabi ko, paano kaya pag-graduate na ako? Maririnig nilang Blend Ramos, hindi blue. Nanda kayo? So, I am one of those young people na meron akong identity crisis. Nanda kayo? Maaring meron din dito, hanggang ngayon, di mo alam kung sino ka. Alam mo, sa katabi mo, kilala ba kung sino ka? Sabi mo, who are you? Sino ka ba talaga? Ha? Alam mo ba kung ano ang iyong identity? Actually, we are living in a generation right now, o tingkay lang sa akin, kung saan ang identity ng marami ay hindi nila alam kung sino sila. Kaya nga po, dumami ang LGBT, dumami ang kung ano-anong mga pagpapanggap, marami ang mga kung ano-anong mga bagay na ginagawa ng tao para lamang pagtakban yung kanilang kawalan ng identity sa kanilang sarili. At maaaring ito ay ang dahilan mula nung tayo bata, nabuli tayo. Tama? Kung ano-ano mga sinigaw sa'yo. Tinumpeta pa, tamad ka, B.O.B.O. ka, wala kang kwenta. Kung ano-ano mga sinasabi laban sa atin. Kung ano-ano mga bintang ang sinasabi sa atin. And because of this background, sa mga nangyari sa atin ng mga nakaraan, somehow, sa journey ng ating buhay, na-loss yung ating identity. Sino nakaka-relate ngayon? Amen. Dahil sa mga tinig na ito, mga pangit na salita, mga sigaw sa atin, mga pandurduro sa atin, pambubuli sa atin, para tayong mga taong, alam nyo doon sa isang carnival, may tinatawag pong mirror carnival. Kapag tumingin ko doon sa carnival mirror na yon, nadi-distort yung iyong itsura. Okay? No? Pakipindot. Ito po yung pagka tumingin ka, hindi, sinililit ka, tataba ka, no? Nadi-distort yung itsura mo. Ang tawag po dyan ay carnival mirror. So stop looking yourself in a carnival mirror dahil sa mga sinabi ng ibang tao sa'yo. This is my prayer ngayong oras na ito. Pagtapos ng gawain ito ngayong gabing ito, makita natin ang ating identity ay wala sa ating nakaraan. Wala kung sino yung sinabi ng tao sa atin, kundi ang identity natin ay walang iba kundi na kay Kristo Jesus. Maaring hindi maganda ang iyong nakaraan at yun na nagdidikta kung sino ka ngayon. May kausap po ba ako ngayon? Maaring may mga bagay na naranasan ka, circumstances in your life, na siyang nagdikta kung bakit at kung sino ka ngayon. But I want to tell you right now, you are not divine by your past,
You are not defined by your behavior. You are not defined by your failures. You are not defined by your struggles. You are not defined by your feelings. You are not defined by your circumstances. You are not defined by the opinion of other people. You are who God said you are. You have to see yourself kung paano ka tinitignan ng Diyos. Pare, mga naging identity ng iba, mula ng bata sinasabi sa'yo, wala kang kwenta, kaya hanggang ngayon iniisip mo, wala kang kwenta. Yung iba sinasabi sa'yo, bata ka pa lamang, makulit ka, wala kang pupuntahan ng buhay mo. Pare, bata pa lamang, may mga ganito salita, nag-iipon na kami ng pampiyansa sa'yo. May ganun mga salita, di ba? Naku, itong batang ito, nag-iipon na kami ng pampiyansa dyan. Kaya ang tumanim sa isip niya, ako'y isang basugulero, ako'y walang kwentang tao, ito ang gagawin ko sa aking buhay, talagang nag-iipon pala kayo sa akin, ha? Magpapiyansa kayo sa akin. Sabi mo sa katabi mo, you are not defined by your past, by your behavior, by your failures. We are who we are because of our God. Amen. Balikan natin yung ating binasang talata kanina. Ito po ay hango sa kasaysayan kung saan after 100 years no, na ang Israel ay nakalaya doon sa Ehipto, no, sila ay dating alipin, sila ay dating bilanggo for 400 years. Imagine, for 400 years, sila ay tagasunod kung anong iutos sa kanila ng Egyptian. Kaya yun ang tumatak sa kanila. Wala silang kwenta, wala silang buhay, kundi sila alipin, hindi sila marunong makipaglaban. Pero salamat sapagkat bumaba ang Diyos, no? Nag-engage ang Diyos sa kanilang sitwasyon, pinalaya sila ng Panginoon, ginamit ang sanglingkod ng Diyos na ang pangalan ay si Moses. Kanya kayo? At naranasan nilang sila ay no, nagkaroon ng Exodus from Egypt, nakarating sila sa Promised Land, sa bangunan ni Joshua. At nang mamatay si Joshua, ang bilin ni Joshua, huwag kayong magkaroon ng ibang Diyos malibang kay Yahweh. Pero nangyari, sumuway ang Israelites, nagkaroon sila ng maraming mga Diyos, at pinayagan ng Diyos na sila'y atakihin ng iba't ibang mga bansa. Ang katotohanan, listen to me, kapag tayo'y napalayo sa Diyos, kapag tayo'y nakalimot sa ginawa ng Diyos sa ating buhay, papayagan ng Diyos na atakihin ka ng maraming problema sa buhay mo. Upang maalala mo kung paano ka dapat bumalik sa Kanya. Maari ang problema ang dinadanas mo ngayon, nakikinig kayo? Sino rito may problema, taas ang kamay. Lahat mo tayo may problema, lagi natin sinasabi, habang may buhay ka, may problema ang tao. Akaibahan lamang ng mga mananampalataya ni Kristo, bagamat tayo may problema, hindi tayo natatakot, hindi tayo kinakain ng problema. Amen? So dumating yung time kung saan ang Israelite ay binalot ng takot, binalot sila ng mga kalaban. Ang sabi ng Bible, basahin mo natin sa Judges chapter 6, verse 2 to 6, higit na ba kapangyarihan ang mga Midianita? Ito po yung lumalaban sa kanila kaysa sa mga Israelita. Kaya't ang mga Israelita ay nagsipagtago sa mga kuweba at sa mga kabundukan. Because of the fear na dala na kanilang sitwasyon. Nakikinig po ba kayo? Sabi mo sa katabi, pinag-usapan natin ngayon ay identity. God wants to restore your identity. Kailangan magkaroon ka ng tamang pundasyon sa iyong identity. At hindi ka, no, you are not defined because of your situation. That time, ang Midianita ay mas malakas kaysa sa Israelita. Kaya kapag dumarating itong mga Midianita, walang magawa ang Israelita kundi magsitago sa kuweba at kabundukan. Yan ang kadalasan nangyayari sa mga taong kapag ka meron kang atake ng kaaway, pumunta ka doon sa kuweba mo, sa iyong kabundukan, in your mountains or in your cave. But this is the season, listen to me church, especially sa mga kabataang nagtago na mahabang panahon doon sa iyong kuweba, doon sa iyong kabundukan, ito yung time na ikay palayain ng Diyos at nakita mo kung sino ka. Sabi ng verse 3, tuwing magtatanim ang mga Israelita sa kanilang mga bukirin, sinasalakay sila ng mga Midianita, Amalekita, at iba pang mga Libi galing sa disyerto. Nagkakampo ang mga ito sa lupain at sinisira ang mga pananim doon hanggang sa may
Gaza. Ibig sabihin, hanggang sa dulo-dulo na kanilang lupain, talagang punong-puno ng pag-atake ng kaaway. Because of that, nakalimutan nila yung paano sila sinasamahan ng Diyos. Kung paanong marami na rin silang labanan na pinagdaanan pero pinagtagumpay sila ng Diyos. Kaya ang nangyari sa kanila, nagkaroon sila ng matinding takot. Pag dumarating ang mga Midianites, tatakbo sila sa kuweba. Kaya sila ang nagtatanim, ang mga Midianita ang aani. Sila ang magtatayo ng bahay, ang Midianita ang magre-relax sa bahay nila. Grabe naman yun, no? Ikaw nagtayo ng bathtub mo, ng magandang restroom mo. Pagdating ng darating kaaway, tatakbo ka at sila yung magbabathtub sa bathtub mo. So yun na nangyari sa kanila. Lagi silang tinatakot nitong kalaban. Sumunod na talata, wala silang itinitirang anuman na maaaring pakinabangan ng mga Israelita sapagkat kinukuha nilang lahat pati ang mga tupa, baka at asno. Dumarating silang parang makapal na balang kasama ng kanilang baka, told at mga kamelong hindi mabilang sa dami at sinisira ang lupain. Walang magawa ang mga Israelita kaya humingi sila ng tulong kay Yahweh. May mga pagkakataon talagang pinayagan ng Diyos na wala tayong control sa ating situation. Hindi natin alam ang paraan ng solusyon sa ating mga problemang pinagdadaanan upang humingi ka ng tulong sa Diyos na may magagawa sa iyo. Amen? Now, ito na. Yun ang kanilang sitwasyon. They lost their identity. Nakalimutan nila kung paano sila sinamahan ni Yahweh. Pero ang Diyos, andiyan kayo? Sa mga pagkakataon na tayo ay walang magagawa, pag tumawag tayo sa Diyos, ang Diyos ay tumutugon. Sa verse 11 and verse 12, dumating sa Ophrah ang anghel ni Yahweh at naupo sa ilalim ng malaking puno ng pag-aari ni Joas na buhat sa angkan ni Abiezer. Si Gideon, na anak ni Joas, ay kasalukuyang gumigiik noon ng trigo sa pisaan ng ubas. Patago, listen to this, ang kanyang pag-iik upang hindi siya makita ng mga Midianita. Hindi mo, nagigik siya, kailangan tahimik lang. O kailangan, maaring may mga pag-aaral dito, yung giikan ng mga Israelita, kailangan tabunan nila ito ng tolda para wag mangamoy yung kanilang ginigiik. Kasi pag naamoy yon ng mga Midianita, aba, may sinasaing, may niluluto, may ginigiik ang mga Israelita, darating na naman itong mga kalaban. At kukunin ang kanilang pagkain. So tahimik lamang itong si Gideon sa pag-iik upang hindi siya makita ng mga Midianita. Dumating ang araw na nagpakita sa kanya ang anghel ni Yahweh at sinabi sa kanya, sumasayo si Yahweh, magiting na lalaki. Basahin natin sa English, sabagat yun ang gustong kunin na magiging first point ho natin dito sa identity. John chapter 6 verse 11 to 12, the angel of the Lord came. Sabay-sabay nga natin sabihin, the angel of the Lord came. Again, the angel of the Lord came. May study po patungkol dito sa angel of the Lord dito. Ang angel of the Lord dito ay walang iba. Ang sabi po by study ng mga theologians ay ang ating Panginoong Jesus mismo. Ang angel of the Lord sa tuwing lalabas po sa Bible ay may nangyayari. Hindi po ito isang anghel kung saan ay parang kerubin o isang anghel tulad nila Gabriel, nila Michael. Hindi po. Itong angel of the Lord na ito ay ang mismong anak ng Diyos, ang ating Panginoong Jesus. Noong pa man ay nagpapakita na siya. Kaya pag binasa po natin ng Judges chapter 6, nang magkaroon ng encounter itong si Gideon sa angel na ito, binigkis na kanyang bibig, nakita ko si Yahweh. So ang angel na sinasabi rito ay hindi lang basta anghel, kundi ang anak ng Diyos ang nagpakita. Listen to me. Sa tuwing magpapakita ang anak ng Diyos, when the angel of the Lord came, may mangyayari. Sabi sa katabi, pag nagpakita sa iyo, kapag dinalaw ka ng anak ng Diyos, ng ating Panginoong Jesus, may mangyayari sa iyo. And most of the time, listen to me, kapag dumarating ang angel of the Lord, ay meron mga dahilan at kasama sa dahilan, pag binasa natin ang kwento ng Bible patungo sa pagbisita ng anghel, is about restoration of identity. Naalala nyo ba
nang itong si Jacob ay tumakbo sapagkat siya'y hinahunting ng kanyang kapatid. Nakuha niya yung mana na dapat ay para sa kanyang kuya. Tumakbo siya palayo. Nakaroon siya ng asawa. At gumulo ang kanyang pamumuhay na wala siya doon sa lupain ng para sa kanyang magulang. At sabi niya, kailangan ko nang bumalik sa aming bayan. Pero kailangan niya munang harapin yung kanyang sitwasyon. Ang pangalan niya ay Jacob, nang ibig sabihin ay deceiver. Pero dumating ang isang araw, ang anghel ng Panginoon, isang angel ang nagpakita sa kanya at nakipagbuno ito sa kanya. Nandiyan kayo? Sino nakabasa ng kwentong ito? Nang dinalaw siya ng anghel, ang sabi sa kanya, ano ang iyong pangalan? Jacob po. Sabi ng anghel, mula ngayon, hindi ka na Jacob. Ikaw ay Israel. Kapag dumarating ang anghel ng Panginoon, may nangyayari. God is restoring this identity. And this is my faith and declaration. Marami sa atin dito ang dalawin ng Panginoon upang i-restore ng Diyos ang iyong identity. Mari, nagugulumihanan ka, naguguluhan ka kung ano at para saan ka. Ikaw sa bako ngayon? Akala mo failure ka na dahil sa mga nakaraan mo. Akala mo hindi ka na magkakaroon ng matinong karelasyon. Lalo nakikita mo mga nangyari, mga post ngayon tungkol sa mga break up kay Moira, no? Meron pa kayong matinong lalaki, nawawalan ka na ng pag-asa dahil na rin nangyari sa iyo ng mga nakaraan. Hello? Ikaw sa bako rito? Maari na naranasan mo nang ikay mag-fail sa business. At iniisip mo, makakaroon pa kaya ako ng maayos na business o ako ba'y pasasaganain pa ng Panginoon dahil sa mga nangyari sa akin ng nakaraan. Listen, pag binisita tayo ng kapangyarihan ng Diyos, i-re-restore ng Diyos kung sino ka. Maaaring may mga Jacob dito. You are a deceiver. Pero gusto kang baguhin ng Panginoon. Sumunod si Hagar. Naalala niyo ba si Hagar? Itong si Hagar kung saan ay pinilit ni Sarah na makipagsiping para kay Abraham upang parin yung pangako ng Diyos na sila'y magkakaanak. Hello? Kaya nung siya'y magkaroon ng anak at ito'y si Ishmael, minatrato naman siya ni Sarah. Anong ginawa niya? Siya'y tumakbo. At ang sabi niya, hindi na ako babalik pa sa aking amo. Pero siya'y binisita ng anghel ng Panginoon, pakipindot. Itong si Hagar ay binisita ng anghel ng Panginoon at ipinaalala sa kanya kung sino siya. Sabi sa kanya, huwag kang matakot sapagkat ang batang iyong dinadala ay merong dakilang plano ang Diyos sa kanya. Maaari tinatakbuhan mo ang sitwasyon mo ngayon. Maaari minamatrato ka ng iyong sitwasyon ngayon. Pero napakahalaga ulitin mo, bisitahin tayo ng Panginoon. Kasi pag binisita tayo ng Diyos, i-re-restore ni Lord kung sino ka. Listen to me, tingay lahat sa akin. God is still in the business of restoration. Ang ating Panginoong Diyos hanggang ngayon ay kumikilos at gumagawa para i-restore ka. Maaari tinanggap mo nung kabataan ka pa, magiging pastor ka, pero you lost that identity. Dahil na rin sa mga kasalanan ng iyong ginawa. Maaari na rin dahil sa mga bagay na iyong naranasan na sinasabi mo mangyayari pa kaya sa akin yung papi, baka hindi na. Baka nakamali lang yung sinabi sa akin noon ng mga lingkod ng Diyos, hindi kapatid. Hello? Hindi aksidente na ikay pinapisay na magiging pastor. Nag-fail ka ng ilang beses sa kasalanan at para sinasabi mo, mangyayari pa kaya yung propesiyang iyon? Gusto kang bisitahin muli ng Panginoon upang i-restore ng Diyos yung prophetic word na tinanggap mo sa Diyos. Ganon din si Moses. Si Moses kung saan siya'y binisita ng Diyos. Itong si Moses ay isang laking prinsipe sa Egypt. Pero dahil sa kanyang maling nagawa, nakapatay siya, tumakbo siya. At nung tumakbo siya, nawala yung kanyang pagiging prinsipe, nawala yung kanyang identity kung sino siya. Nag-alaga na lamang siya ng tupa. Tanya kayo? Araw-araw kanyang ginagawa, nagdadala ng mga kambing at tupa doon sa bundok para pakainin. Pero siya'y isang matalino, magaling at mahusay na prinsipe. Ang isang araw, dumating ang anghel ng Panginoon, siya'y binisita sa magitan ng isang punong nagniningas, ngunit ang mga dahon at mga sanga nito'y hindi natutupok. Asang tinig ang nagsalita, Moses! Moses! Kinausap siya ng Diyos at binigyan siya ng identity. Ikaw ang gagamitin ko magpapalaya sa Israel. Hello?
Ulitin ko. At ito yung paulit-ulit na dapat natin marinig. Tingnan sa akin mga kapatid. Hindi ka nadidipain dahil sa mga pagkakamali mong nagawa noon. Walang perpekto. Sino sa atin nang magsasabing perpekto siya? Lahat tayo nakakamali. Pero hindi tayo tinitignan ng Diyos sa ating pagkakamali. Hindi tayo tinatawag ng Diyos kung ano ang ating pagkakamaling nagawa noon. Kundi gusto ng Diyos ipursu mo kung ano ang calling mo sa Diyos. Amen ba? Naalala niyo ba? Ito si Sadak, Mesak at Abednego dahil sa pagsunod nila kay Lord. Hindi sila sumamba doon sa Diyos. Diyos ang ipinagawa ng hari. Sapagkat ang sino mang hindi sasamba itatapon doon sa pugon na kasupre. Hindi sila sumamba. Sabi sa kanila ng hari, totoo bang hindi kayo sumamba? Sadak, Mesak, Abednego. Sabi ng tatlo, totoo po, mahal na hari. Kung gayon itatapon kayo sa asupre. Wala po kaming tutulong dyan. Eh, tingnan ko na kung may Diyos na tutulong sa inyo, sabi ng hari. Ano sabi ng tatlo, tulungan man kami o hindi ng aming Diyos, hindi pa rin kami magbabago kung sino ang aming sasambahin. At sa gitna ng sila'y nandoon sa apoy na kasupre, dumating ang anghel ng Panginoon. Maaaring nandun ka sa parang ngayon, init-init natin ngayon. Baka may significance ito. Wala tayong ilan ng aircon gumagana sa atin. No, parang asupre na rin yung dating. Baka ngayong araw nito, bisitahin ka ng Panginoon at ipaalala sa iyo, anak, tinawag kita, pinili kita. Ikaw ay para sa akin. I want to declare, this is your season of God's visitation. Sabi mo nga sa iyong sarili, this is my season of God's visitation, upang ipaalala sa iyo ng Diyos kung ano ang calling niya sa iyo, upang ipaalala sa iyo ng Panginoon kung ano ang design niya para sa iyo, ipaalala sa iyo ng Panginoon kung sino ka. Bumababa ang anghel ng Diyos sa Bible upang ipaalala kung sino sila. Naalala ko, 11 years ago, nagpunta ho kami ni Mami kasama ng aking mga kapatid sa Cambodia. At doon po sa Cambodia, meron po kaming tour na ginawa. At napunta ho kami sa isang lugar na kung saan yung tour ay pupunta kami sa templo ng Buddhism. Pero nasa tuktok ho ito ng mataas na hagdan. Pakipindot. Ito po yung one of the steep temple sa buong mundo. Nasa Cambodia po yan. Pag umakyat ka, kailangan mag-ingat ka at kapag hindi, dudulas ka. At bababa ka na doon sa dulong-dulo, pupulutin kang hindi maganda. So imagine, no? Sabi namin, ba't kami papanik dyan? Para ano? Ginagawa ng mga tao yan, sabi sa amin, upang mag-pray sa kanilang Diyos at kausapin sila ng Diyos nila. Aakyat sila ng mataas para makausap nila ang Diyos nila. Pero listen, iba ang ating Diyos. Hallelujah! Merong kaibahan sa ating Diyos. Ito yung mga Diyos na lamang ginawa ng tao. Pero ang ating Diyos ay iba. Siya ang bumaba sa atin. Sa pamamagitan ng anak ng Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo. At sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ay kanyang in-establish kung sino ka. I feel the anointing of the Lord right now. Sabi mo sa tabi mo, iba ang ating Diyos. Ang ibang Diyos, sila ang magsisika para abutin ang kanilang Diyos. Pero ang ating Panginoong Jesus, ang anak ng Diyos, ay bumaba mula sa langit at naging isang tao na pako sa krus ng Kalbaryo upang ibalik ang identity na nawala sa tao. Sabi mo sa katabi mo, ngayong oras nito, ipapakilala ng Diyos, ipapakilala ng salita ng Diyos kung sino ka. Kay Kristo Jesus, our identity ay wala sa ating inner, wala sa ating isipan, wala kung ano sinasabi ng ibang tao, wala sa bulsa mo kung ano ang identity mo, wala kung ano ang hawak mong cellphone. Hello? Diba ang identity nila kung ano yung hawak nilang cellphone? Identity nila kung paano sila magbihis. Ang identity nila kung anong puti ng kanilang mukha. Yun naman ang itim ng kanilang batok. Wala doon ang identity mo. Ang identity natin ay na kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Nasa Kanyang lahat ng ating kayamanan. 1 Corinthians chapter 1 verse 4 to 5. Lagi akong nagpapasalamat sa Diyos dahil sa pagpapalang ibinigay niya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. At dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo,
kayo'y naging masagana sa lahat ng bagay. Sabi mo sa katabi mo, dahil sa pakikipag-isa kay Kristo, kayo, sabi mo, tayo ay naging masagana sa lahat ng bagay. Pastor, totoo ba yan? Parang hindi naman, parang naghihirap naman kami. Parang wala naman kaming pera. Hindi yun ang iyong identity. Ang identity mo ngayon ay na kay Kristo Jesus. Ang sabi ng 1 Peter chapter 2, verse 9 to 10, but you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, God's special possession, that you may declare the praises of Him who called you out of darkness into His wonderful light. Once, you had no identity as a people. Dati wala kayong identity bilang mga tao. But now, you are God's people. Once you receive no mercy, now you have received God's mercy. At paano tayo tumanggap ng mercy sa magitan ng ating Panginoong Jesus? Nang siya'y napako sa krus at iniandog niya ang kanyang buhay para sa atin. Ngayon, may identity na tayo. Sabi sa katabi mo ngayon, may identity ka na. Hindi mo identity yung broken family. Hindi mo identity na walang magagawa. Bobo. No? Stupido kung ano-ano mga tawag sa atin noon eh. Hello? Walang pupuntahan, walang kinabukasan. Bagsak ang buhay mo. Mahirap. Dukha. Para kang dagang. Sobrang hirap. Hello? Hindi na ngayon ang ganyan ang ating identity, kundi ang ating identity ay tayo'y mga tao ng Diyos. Once, you have no identity. Dati wala tayong identity. Pero ngayon, dahil sa pakikipag-isa kay Kristo Jesus, may identity na tayo. Tulad ni Pablo. Akala niya ang kanyang identity ay dahil sa kanyang kasikatan, kapangyarihan, tinapos, kanyang family background. Pero sabi niya sa Pilipos 3, 4 hanggang 11, pakinggan niyo, mahaba-haba, pero pakinggan niyo ang mga salitang ito. Bagamat ako'y makapagkakatiwala sa laman, na kung ang iba'y nag-aakala na may pagkakatiwalaan sa laman, ay lalo ako kung may pagyayabang, sabi niya. Kung may pagyayabang, ang iba meron, pero higit ako may pagyayabang. Yun ang sinasabi ni Pablo dito. Na tinuli na ikawalong araw mula sa lahi ng Israel, mula sa angkan ni Benjamin, Hebreo sa mga Hebreo, tungkol sa utusan ay Pariseo, tungkol sa pagsisikap ay nag-uusik sa iglesia, tungkol sa kabanalan, nasa kutusan ay walang kapintasan. Gayunman, ang mga bagay na sa aking pakinabang ay inari kong kalugihan, alang-alang kay Kristo. Oo nga, at lahat ng mga bagay inari kong kalugihan dahil sa dakilang kagalingan ng pagkakilala kay Kristo Jesus na Panginoon ko, na alang sa kanya'y itiniis ko ang kalugihan ng lahat ng mga bagay at inari kong sukal lamang upang tamuhin ko si Kristo at ako'y masumpungan sa kanya na walang katuwirang aking sarili sa makatuwid bagay sa utusan kundi ang katuwiran sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Ang katuwiran ng buhay sa Diyos sa magitan ng pananampalataya upang makilala ko siya at ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay at ang pakikisama sa kanyang mga kahirapan na ako'y natutulad sa kanyang pagkamatay. So sinasabi rito, medyo malalim na kuha kong Tagalog, sinasabi rito, laging narinig sa pulpitong ito. Sabi ni Pablo, inari kong kalugihan yung mga bagay na sinasabing identity ng mundo. Yung sinasabing gain ng mundo, inari kong walang silbi. Sapat ngayon, alam ko na kung sino ko. Ang identity ko ay makilala si Kristo Jesus bilang Panginoon ng aking buhay. Kapatid, huwag kang maliligaw kung sino ka. Oo, nagkakamali tayo, nagkakasala. At minsan ang kaaway, bubulong ng bubulong sa atin. Wala ka ng kinabukasan sa paglilingkod kay Lord. Wala ka ng magagawa kasi ganyan ang buhay mo. Paulit-ulit ka na lamang ganyan. Ganyan ang kaaway. Nagko-condemn. He's the condemned, ano tawag sa kanya? Nagko-condemn siya ng mga kapatid. Pero sabi mo sa katabi mo, may mas sigit na tinig kaysa sa kaaway. May mas makapangyarihang tinig kaysa sa mga tinig ng mundong ito at ni Satanas, kundi ang tinig ng salita ng Diyos. Nagsasabi kung sino ka. We are something because who we are in Christ. Nanya kayo?
meron ngayon tayong something sa atin. Pare, hindi makita ng iba, okay lang yun. Kasi ang mundo, ang mata nila ay nakatingin pa rin sa mga bagay na makasalibutan. Hindi nila makita yung identity mo. Sabi sa atin, okay lang yun. Hindi nila makita yung worth mo, okay lang yun. Hello? Hindi nila mapansin kung ano yung kakayanan mo, okay lang, mamaliting ka ng iba, okay lang yun. Masang mahalaga, kilala mo kung sino ka kay Kristo. Balikan natin yung Judges chapter 6 verse 12 to 16. Nagpakita sa kanya ang anghel ni Yahweh at sinabi sa kanya, sumasayo si Yahweh, magiting na lalaki. Dito pa lang gustong baguhin ng salita ng Diyos ang mindset ni Gideon. Ngunit sumagot si Gideon, mawalang galang na po kung talagang kasama namin si Yahweh, bakit ganito nangyayari sa amin? Nakatingin pa rin siya sa kanyang sitwasyon. Bagamat gustong baguhin ng Diyos ang kanyang isipan, pero si Gideon ay nandoon nakapokus sa kanyang sitwasyon. I pray, listen to me, huwag kang tumingin sa iyong sitwasyon, kapatid. Kundi tumingin ka kung ano sinasabi ng salita ng Diyos sa iyo. Mawalang galang na po kung talagang kasama namin siya, bakit ganito nangyayari sa amin? Nasaan na ngayon ang mga kababalaghang ginawa niya noong gaya ng ikinakwento sa amin ng mga ninuno namin? Kung paano sila iniligtas niya sa Egypto, pinabayaan na kami ni Yahweh sa kamay ng mga Midyanita. Sinabi sa kanya ni Yahweh, lumakad ka at gamitin mo ang buong lakas mo upang iligtas ang Israel mula sa mga Midyanita. Ako mismo ang nagsusugo sa iyo. Sumagot si Gideon, ngunit Panginoon, paano ko maililigtas ang Israel? Ang aming angka ng pinakamahina sa lipi ni Manases at ako naman ang pinakahamak sa pamilya namin. Ibig sabihin, nandun pa rin siya kahit ano sabihin nandun sa kanya. Nandun pa rin siya doon sa kanyang kung sino yung identity niya sa kanyang nakaraan. Ang identity niya kung sino yung sa sinasabi ng pamilya niya sa kanila. Nandiyan kayo? Sabi niya, paano mangyari? Kami sa buong Israel ang pinakamahina at sa aming angkan, ang pamilya namin ang pinakamahina. At sa pamilya namin, ako pinakamahina. I am the least of the least of the least. Paano mangyayari yan? Mari minamalit mong yung sarili, sabagat hindi mo nakikita kung paano ka tinitignan ng Diyos. Hello? Sinabi sa kanya ni Yahweh, makakaya mo ito sapagkat tutulungan kita. Ang pagbabago ng ating kalagayan dahil sa pagtulong ng Diyos sa atin. Pag sinamahan ka at binisita ng Diyos at tinulungan ka niya, your life will never be the same again. Kaya ng Diyos sa isang iglap, baliktarin ang iyong sitwasyon. Sabi sa katabi mo, kayang gawin ng Diyos, baliktarin ang iyong sitwasyon. Meron ako nararamdaman ngayon, itong mga darating na season na ito, God will change your situation. Babaliktarin ng Diyos ang iyong sitwasyon. Makikita mo yung worth mo sa Panginoon. Makikita mo yung identity mo sa Diyos. Kailangan mo itong paniwalaan. Huwag kang tumingin kung ano sinasabi ng pamilya mo sa iyo. Huwag kang tumingin kung ano sinasabi ng iyong sitwasyon. Maraming atake ang kaaway kabi-kabila sa buhay mo. But you have to accept the truth about who you are in Christ. Para ba sinasabi ng salita ng Diyos kay Gideon, Gideon, hindi mapepwede sabihin ng Diyos sa kanyang lahat ng bagay na kanyang magiging future. Pero kung titignan natin, when Gideon accepted his identity na sinasabi ng Diyos na ikay magiting na magdirima, ikay magiting na sundalo ng Diyos, sumasayo ang Diyos, anong ginawa ng Gideon? Mula doon sa 300 kasama niyang mandirigma, laban sa 140 na sundalo ng mga Midyanita. 300 laban sa 140 1,000 na mandirigma, tinalo nila ang kanilang kaaway. At nasulat ang kasaysayan kung saan ang Judges chapter 6, chapter 7 ay para lamang sa pangalang Gideon. If you would just accept who you are, kapatid, ang pangalan mo ay hindi makakalimutan. Hello? Babanggitin niyan from generation to generation. Listen, nang tinanggap ni Gideon yung identity kung sino siya, hindi lang siya ang nakinabang eh, kundi napalaya ang buong Israel. Pamilya niya, mga anak niya, at magiging mga apo niya ay nakaranas ng kalayaan. Listen, if you just accept who you are, kung ano sinasabi sa'yo ng Diyos, hindi lang para sa'yo.
Dapat tigilin mo yung bulong sa'yo ng kaaway. Mahina ka, wala kang magagawa. Palpak ang buhay mo, ganyan ka na lamang. No, ang identity mo kung sino, si Kristo sa'yo. Anong ginawa ni Kristo sa'yo? Bumabasa mula sa langit upang abutin ka. At kung tatanggapin mo yan, kapatid, maging ang susunod mong henerasyon. Naalala ko si Bishop Boy Ramos, wala siyang ginawa mula nung bata sa kundi manloko ng tao. Sabi niya, hindi niya naranasan magtrabaho ng patas. Mula nung bata siya, naalala ko yung kwento niya doon sa may Divisoria, laking tundo po ang tatay ko, pinanganak sa tundo. Kapag nagugutom siya, tatambay lang siya sa may palengke ng Divisoria at na maghahanap ng sino yung pwede niyang manakawan. At may mga pagkakaroon, dahil malit lang siya, pag maluwag daw yung busa ng mga nandoon na namimili, ipapasok niya dalawang kamay niya, doon nakatalikod, bata siya eh. Papasok niyang ganun, kukunin niya ilang, matatakbo siya ng mabilis. Eh, kabisado niya ikot-ikot ng Divisoria. Hindi na siya mahuhuli. Ang identity ni Bishop Boy Ramos, mandaraya, mandurukot, sindikato, magulong buhay, pasiga-siga. Pero nung tinanggap niya si Kristo sa kanyang buhay, binaliktad ng Diyos ang kwento ng kanyang buhay. Binago siya ng Diyos at nagkaroon siya ng bagong identity. Mula sa Boy Amboy na sindikato ay naging Bishop Boy Ramos ng Body of Christ. At hindi lamang siyang nakinabang, kundi ang mga sumunod na henerasyon. Kaya ako'y isang saksing buhay na kapag tinanggap mo ang iyong identity kay Kristo, may susunod na generation na mababago ang kanilang buhay. Hindi lang para sa'yo ang pagtanggap mo ng identity mo. Hello? Para sa susunod na generation. Listen, I want to declare to you, no more identity crisis for you. Ito yung time, tanggapin mo kung sino at kung ano ka para kay Kristo. At gusto kong ipahayag sa inyo tayong lahat ay tumayo. Sinulat ko po yung ilang mga bagay kung ano sinasabi ng salita ng Diyos tungkol sa atin. At habang sinasabi ko po ito, mula ito sa salita ng Diyos, I want you to receive it in your heart. No more identity crisis. You are not defined by your past. You are not defined by your failures. You are not defined kung ano sinasabi at iniisip ng tao laban sa'yo. You are not defined by your behavior. Oo, may mga mali ka pa rin nagagawa. May mga mali ka pa rin pagpapasya. May mga mali ka pa rin ginawa at kinilos. Pero hindi ikaw yan. Tignan mo lang kung anong gagawin sa'yo ng Diyos sa future. Makikita mo, ma-excite ka. Ito pala talaga ako. Amen. Ilang mga talata sa Bible. I want to end this preaching. Habang ang ating worship team ay nandito sa taas, please, mag-worship tayo kay Lord. Bigyan nyo kami ng pang-background music. Sabi mo sa katabi mo, no more identity crisis. May generation ngayon, listen to me, may generation ngayon na gustong guluhin ng kaaway ang kanilang identity. Hindi ka define dahil sa mga nakaraan mong relationship. Parang iniisip mo wala na magiging matinong karelasyon ka dahil sa mga nangyari sa'yo ng nakaraan. No, merong Adan para sa'yo. May Eva para sa'yo. Meron kang magandang itatayong pamilya, maayos na pamilya, makakaroon ka ng mga maganda at malulusog, pinagpalang mga anak. Kung hindi pa darating ang Panginoon, yan ang para sa'yo. Yan ang iyong inheritance kay Kristo. Mariniisip mo, sasagana pa kaya ang buhay namin? Sobrang hirap namin, mga magulang ko, lolo ko, sobrang hirap, ganito lang ang aming buhay, ito lang alam namin, trabaho, ganito na lang siguro kami hanggang mga anak ko. No, yan ang bulong na sinasabi sa'yo ng kaaway. Hindi ka define ng iyong nakaraan, ng iyong kahinaan. Hallelujah. Kasi ngayon, merong kang tinanggap na kakaibang kapangyarihan. Amen. At ito ay si Kristo Jesus. Amen, Lord. Kaya kang pasaganayin ng Diyos, higit sa iyong makakaya, yes. Higit sa iyong pangangailangan. Hallelujah. Ang kayang ibigay sa iyo ng Panginoon. Amen. And as I was reading these verses, listen to me, habang babanggitin ko po ang mga sinasabi ng salita ng Diyos kung sino ka, I want you to receive it in your heart. Hallelujah. Are you ready, church? Hallelujah. You are Amen. A child of God. Amen. John chapter 1, Amen. Verse 12. You have peace with God. Hindi ka na ngayon kaaway Amen. Ng Diyos, kundi kakampi ka ng Panginoon. Amen. The Holy Spirit lives in you. You have access to God's wisdom. Yes. You are helped by God. Amen. You are reconciled to God.
You are justified. Yes, you are Christ's righteousness. Yes, you are Christ's ambassador. Yes. You are completely forgiven. Yes. You are tenderly loved by God. You are the sweet fragrance of Christ to God. Yes. You are a temple in which God dwells. Ang naninirahan ngayon sa iyo ay ang Espiritu Santo ng Panginoon. You are blameless and beyond reproach. You are the salt of the earth. Yes. You are the light of yes, the world. Lord. You are a branch of Christ's vine. Amen. You are Christ's friend. Ngayon kahit ibigyan ka ng Diyos. You are chosen by Christ to bear fruit. You are joined here with Christ, sharing His inheritance with Him. You are united to the Lord, one spirit with Him. Amen. You are a member of Christ's body. Yes. You are a saint. Yes. Yun ang deklarasyon sa iyo ng salita ng Diyos. Hindi ka ngayon makasalanan. Hindi ka na para sa sumpa ng kasalanan. But you are called a saint. You are hidden with Christ in God. You are chosen by God, holy and dearly loved. You are a child of the light. You are holy. You are sharing God's heavenly calling. You are sanctified. You are one of God's living stone, built up in Christ's spiritual house. You are a member of a chosen race. You are a royal priesthood, a holy nation, a people of God's own possession, and created to sing His praise. You are firmly rooted and built up in Christ. You are born of God and the evil one cannot touch you. Amen. You have the mind of Christ. You may approach God with boldness, freedom, and confidence. You have been made complete in Christ. You have been given the spirit of power, love, and self-discipline. You have been given great, precious promise by God. You are a prince or princess in God's kingdom. You have been bought with a price and you are belong to God. You have been adopted as God's child. You have direct access to God through the Holy Spirit. You are assured that all things work together for good. You are free from any condemning charges against you. You cannot be separated from the love of God. You have been established, anointed, and sealed by the Holy Spirit. You can be confident that the good work that God has begun in you, God will finish it. Amen. You are a citizen of heaven. You are a personal witness of Christ. You are God's co-worker. You are seated with Christ in heavenly realm. You are God's workmanship. And listen, you can do all things through Christ who strengthens you. This is your inheritance. This is your identity. Yeah. Oh, hallelujah. Kamay, tas natin ating kamay. Purihin natin ang Diyos.